Makalipas ang mahigit 2 buwan sa labas ng bansa, uuwi na raw bukas si Congressman Arnie Teves, sabi ng DOJ. Kung totoo ba yan, may makahulugang sagot ang kampo ng kongresista. Live mula sa DOJ sa Maynila na sa frontline ng balitang yan, si Marlene Alcaide. Marlene, anong update dyan? Chero Jester mismo, si Justice Secretary Boy Remulla na nga ang nagsabing posibleng bukas na umuwi si suspended Congressman Arnie Teves. Nakuha niya raw ang impormasyong yan sa isang reliable source. Sa panayam ngayong hapon ng media kay Remulla, sinabi ng kalihim na galing ang impormasyon niya sa isang may access sa flight operations. Hindi na idinetalye pa ni Remulla ang balak na pag-uwi ni Teves, pero tingin ng kalihim nahihirapan na gumalaw sa ibang bansa ang kongresista, kaya no choice na ito kundi umuwi. Narito ang naging pahayag kay Secretary Remulla. I think that the countries by which he can enter in and out of at this point are already limited by the fact that he is already on Interpol notice and things are becoming more difficult for Mr. Teves to go around. Sa Timor-Leste, ang huling lokasyon ni Congressman Teves kung saan siya sinubukan niyang humingi ng asylum pero tinanggihan siya. Pebrero pa nang umalis ng bansa si Teves para magpagamot sa Amerika. March 4, nang pagbabarilin at patayin sa bahay nito si Negros Oriental Governor Ruel Degamo. Si Teves ang isa sa mga itinuturong mastermind sa pagpatay kay Degamo ayon kay Remulla. Bukas nakatakdang isang pa ng NBI sa DOJ ang mga reklamo laban kay Teves. Maaalalang naantala ang pag-isampa ng kaso sa kongresista dahil hindi na raw nakikipag-cooperate ang nasa 7 sumukong testigo. Sabi ni Remulla, kung talagang babalik ng bansa si Teves, mas mabuti raw ito para maharap niya ang mga reklamo at mailabas ang panig nito. Cheryl Jester, tinanong natin kanina ang mga abogado ni Teves kung totoo nga bang uuwi na bukas ang kongresista. At ang makahulugang sagot sa atin ay bukas daw malalaman kung reliable nga ba ang source ni Secretary Remulla. Cheryl Jester. Maraming salamat, Marlene Alcaide. Mga kapatid, Cheryl Cosin po, huwag maging uli at maging una sa lahat para sa tuloy-tuloy na balitaan at karagdagang impormasyon sa mga napapanahong isyu ng lipunan. Tumutok lamang at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.